Kamusta Pisces? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang nangyayari sa buhay mo ngayon, sa relasyon, sa iyo, at sa person mo. Sa huli, kukuha ko ng angel number at saka charms. Paalala lang para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Page of Cups, 9 of Wands, 2 of Swords, in reverse. Meron kang person na inuobliga. Kasi itong person na to walang pagkukusa. At saka takot ka na rin sa lahat. Kumbaga hindi ka muna nagkakaroon ng desisyon para sa sarili mo. Kasi ang masinaharap mo, yung problema na nangyayari ngayon. At saka meron na kayong usapan ng person pero hindi natutupad yung mga sinasabi niya. Ang relasyon na ito ay pwedeng patungkol sa person mo, sa family, o kaya sa kapwa. I-add ko lang guys, kaya nagkakaroon ng takot. Kasi alam mo na kung ano yung problem or issue. Sa career, 2 cards na yung nagsasabi na kailangan ng healthy na boundaries. At saka, pangalagaan mo yung kalusugan mo. At saka matuto ka rin makiramdam na kapag katingin mo hindi na effective yung ginagawa mo sa karir, kailangan mong huminto. Importante rin naman yung karir mo, lalo na pagka kailangan mong magdesisyon. Pero mas importante yung kalusugan mo. Kaya ka nai-stuck sa situation sa karir o kaya sa negosyo. Yun ay dahil sa ano, puno na yung isip mo, tsaka pagod ka na rin. Mas marami kang may isip na idea at tsaka maharap mo yung problems kapag fresh yung isip mo at nakakapagpahinga yung katawan mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, kapag ka nagkakaroon kayo ng problema ng person mo, gusto mong naayos ito agad. Ito muna yung additional card, 2 of Wands. Ito guys, 2nd card mo na ito para sa decision. Mayroon kang gustong gawin, pero mas namumuo yung takot sa iyo or yung bang pangamba na baka hindi maging effective yung mga plano mo. Tinutukoy yung plano para sa career, sa negosyo, o kaya sa love. Pero ano kasi to guys eh, tawid dagat. Kasi ang tingin mo, hindi mo kayang magdesisyon ng mag-isa or mamuhay ng mag-isa. Pero may kailangan kang protektahan or obligasyon na dapat gawin. At saka single ka man or nasa relationship, naging broken-hearted ka sa past, pwedeng sa sarili mong pamilya or sa person. Ito yung ayaw mo na mangyari or iparanas sa pamilya mo. At saka meron kang 2 sitwasyon na pinagpipilian. Palagi talagang 2, no? Ito naman ay double mission. Base sa booklet, kasi binabasa ko sa inyo eh, na magtiwala ka sa simpleng pamamaraan mo kung paano matatahakin yung landas ng buhay mo. At saka suriin mo din kung ano ba yung importante at yung misyon na dapat mong punan. Itong The Blue Flame naman, may mga sitwasyon sa buhay mo na hindi ganun kadali. At ang dapat mong gawin ay i-let go kung ano yung sa tingin mo at sigurado ka na
hindi na nagiging akma sa buhay mo. At saka kung titingnan mo yung pinto, nasa bungad ka no. One step na lang para sa next journey na tatahakin mo. Itong activated earth, ang ilan sa inyo nasa magandang lugar ka na or makakapunta ka pa lang. Pangatlong card mo na rin ito para sa travel. At saka nasa tamang direksyon ka ng buhay mo, kaya maraming oportunidad na ibinibigay sa iyo ang universe. Sa mga nasa relationship, ready ka na makinig sa person mo anuman yung problems niya. Kaya lang ang person mo ay mailap sa iyo. Ang ilan sa inyo, bigla na lang siyang nawala. Hindi mo tuloy alam kung ano ba talaga yung problem niyo sa relationship. Ang ilan sa inyo, ikaw at ang person mo, sa ibang bansa na kayo maninirahan. Kasi andun yung trabaho niya. Ang ilan, single ka man or nasa relationship, mas gusto mo na LDR ang connection or relationship kasi hindi mo pa kayang mapahiwalay sa pamilya mo. Ito yung cards mo, the Death, the Magician, at Five of Wands. Kahit dito sa mga cards mo, pinapakita na meron na talagang kailangan magbago sa buhay mo. Yung mga oportunidad na dumarating, hindi dahil sa pagkakataon lang. Ito kasi yung para sa iyo talaga. Pero magulo pa din yung isip mo. Kapag ka hindi mo to napagdesisyonan, sa ibang parte ng buhay mo ito, darating. At saka kaya ka binibigyan ng magandang pagkakataon, saka milagro, kasi ang ilan sa inyo sa financial, kapos talaga. Nagkakaroon na rin ng maling akala yung ibang tao patungkol sa iyo. Kaya ang advice ng cards, kasi magiging maganda yung kapalaran mo sa financial. Kaya kapag dumating ito, yung mga napangakuan mo, unti-unti mo itong solusyonan. At ang paalala ng cards, itong magandang pagkakataon ay minsan lang. Kaya pakaingatan mo ito at mabuhay ka ng katulad dati na simple. At saka i-manage mo ng tama yung financial mo, ikaw yung maghawak para walang pagtatalo. Sa mga single, magkakaroon na ng healing at saka mas bibigyan mo ng importansya kung ano yung present. At ito yung magandang pagkakataon na darating sa'yo kasi ang ilang single, mamimit mo yung person na pure ang intention sa iyo. Yun nga lang, magiging challenging ang connection nyo, hindi pa man kayo. Kasi marami ding nagkakagusto dun sa person, pero ikaw yung pinili niya na gustong makarelasyon. Itong Four of Swords ay pinapaalalahanan ka na katulad ng sinabi ng mystical card na gawin mong simple yung buhay mo. Pinapayuhan ka na maging kalma kasi yung problema mo hindi naman gabundok. Yun ay dahil sa makakaisip ka ng solution. Sa mga nasa relationship, nag-hold on ka pa rin sa relasyon na hindi na effective sa iyo. Or yung person na bigla na lang nawala, pangalawang card na ito. Kahit na hindi natapos ang relasyon nyo ng person mo, walang closure, makaka-move on ka. Malapit na itong mangyari. Meron ka ulit bagong makakarelasyon. At kung kailan naka-move on ka na, tsaka naman siya manggugulo. Ito yung magpapagulo sa isip mo. At kung ang ilan sa inyo nagkakaroon ng problema ang relasyon,
ang advice ng cards ay i-control ang temper kasi mareresolbahan niyo yung problems niyo. Itong card na ito ang nagsasabi na hindi mo kailangan maghintay ng sign. Ikaw mismo yung unang kumilos. Dahil sa ikaw yung unang magiging magandang halimbawa. At saka iba yung career, negosyo, or journey na tatahakin mo. Itong card naman na ito ay pangalawa na may mga sitwasyon na hindi mo pwedeng mapigilan or makontrol. At pinapaalala ng card na ito na hayaan mo na si God ang kumilos para sa iyo. Itong card naman na ito ay pangalawa na kailangan unahin mo yung kalusugan mo. At saka kung iisipin mo mabuti yung kumpanya na pinasukan mo, matagal na siya, diba? Pero yung mga trabahante nagbabago. Kasi napapalitan. Kaya mas unahin mo yung kalusugan mo. Para mas marami pang chances para sa iyo. Kung magstay ka man sa work na yon o hindi. Ituloy ko na para sa mga nasa relationship na ang ilan sa inyo, pareho kayong nape-pressure ng person. At saka, hindi rin kayo nag-uusap. Mag-usap man kayo, wala kayong mabubuo na solusyon. Para sa ilang single, suriin mo kung ano yung relasyon na gusto mong magkaroon. Huwag agad magdesisyon para hindi makapili ng maling tao. Knight of Cups, Queen of Wands, at Page of Wands. Ito yung cards ng person mo. Connected ka sa person mo, kaya may posibilidad na magkapalit kayo. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Kasi guys, general reading ito. Sa card ng person mo, pinapakita na magbabalik talaga siya. At nag-iisip siya kung ano yung gagawin niyang paraan para makausap ka ng kalma. At saka base sa cards ng person mo, manggagaling siya sa malayong lugar. May posibilidad na hindi magtagal yung pag-uusap niyo or siya yung hindi magtatagal sa kung saan siya nag-i-stay. At saka hindi ito gawain ng person mo kasi hindi naman siya yung tipo na siya yung lumalapit. Pero para sa'yo ginagawa niya. Yung bang manuyo sa kapwa or person. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, meron kang nakagawian na nakakaapekto sa kalusugan mo. Baguhin mo na ito. Halimbawa, mahilig kang uminom ng alak, o kaya manigarilyo, mahilig sa maalat, or matamis. Palitan mo ito ng routine na pag-i-exercise at saka healthy diet. Para maproteksyonan yung kalusugan mo sa illness o kaya disease. Ang ilan sa inyo ay good health, kaya ito yung ipagpatuloy mo. Sa mga single, pareho kayong charming ng person, pero siya yung mauunang may in love sa iyo. Kahit na attracted ka na sa kanya. Yung connection o relasyon sa person ay magiging maiksi lang. Kung gusto mo itong magtagal, alamin mo kung ano yung ayaw at gusto niya. Ito muna yung alamin natin. Five of Cups. Pinapakita na merong person or maybe person mo ito na marami siyang na-miss na oportunidad at nahihirapan na siyang ayusin or baguhin pa kung ano yung mga nangyari sa kanya sa nakaraan. Ang ilan sa pinatutungkulan ay patungkol sa career,
sa negosyo, sa love life, or personal na buhay. Pero huwag kang mag-alala kasi hindi naman doon natatapos yung buhay mo. Kailangan mo pa rin magpatuloy. Nabit-bit kung ano yung pinanghinayangan mo para hindi mo na to maulit sa present at hindi maka-apekto sa future mo. Sa mga nasa relationship, aalayan ka ng person mo ng kasal or mangangako siya sa iyo na para mas lalong maging committed ang relationship nyo. At saka, gagawin ng person mo ang lahat para bumalik ka lang sa kanya or maniwala ka. Pero basa na rin sa mga cards, marami nang nangyari sa buhay mo eh. At yung nangyayari ngayon ang mas binibigyan mo ng atensyon. Yun yung naiisip ng person mo at nakikita niya sa iyo, kaya merong panghinayang at kalungkutan sa kanya. Itong card na ito ang nagsasabi na habang connected sa nakaraan, mas lalo itong nagiging painful, lalo na kung present yung person na naiisip or tinutukoy. Itong card naman na ito ang nagsasabi na isa sa inyo ng person ang masyadong naging mapagbigay kesa sa nakakatanggap. At pangalawang card na ito na feeling mo na powerless ka sa situation. At saka mahalin ang sarili, irespeto ang kapwa para makabuo ka ng healthy na relasyon. Itong card naman na ito ang nagsasabi na mas isipin mo kung ano yung mga plano mo sa buhay. Huwag mong isipin kung ano man yung iisipin ng iba. Lakasan ang loob at saka ipagpatuloy kung ano yung magandang hangarin sa buhay. At saka para sa ilan, ituloy ko lang guys na nasa relationship, hayaan nyo rin na mamiss nyo ng person mo yung isa't isa kahit na magkarelasyon na kayo. Yung bang nagagawa nyo pa rin yung mga gusto nyo pero meron ng limitasyon. Yung nakakasama, syempre dapat hindi na. Para may enjoy mo pa rin yung buhay mo kahit na committed ka na sa relationship. Ito naman yung angel number mo. 999. A certain part of your life is ending and it's time to let go. Pareho din, di ba? Nakailang cards ka na kailangan mong mag-move on at magsimula sa bagong journey na tatahakin. Kukuha naman ako ng charms pero ikaw na yung bahalang tumukoy kung nandito ba yung letra ng pangalan ng person mo. At saka, meron ding zodiac sign na ipapakita, pero ilan ito sa zodiac sign na nangunguna. Pwedeng sa tarot cards ka lang mag-resonate, or hanggang dito. Capricorn, Sagittarius, Taurus, at Cancer.